Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A00192, Rome, Latio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Magpapatuloy po tayo, yung awitin na yun ay inawit ni Vernalisa. Alam ba ninyo kung sino composer niyan? Yung composer na gumawa niya, Naligaw ng Landas, si Tito Soto. Mga kaibigan, ano ho? Ah, eh bueno, ituloy natin itong sinasabi ni pagtutol ni Vice President Lenny Robredo doon sa pag-aarmas sa sibilyan. Ang sabi niya, bearing arms is a huge responsibility. Totoo naman yan eh. Alam nyo, yung pagdadala ng baril, pagka irresponsible nagdala niya, lalo yan, tsak na kriminal niya. Isipin mo, yung mga MPA gumagamit ng baril, di ba? Kinukundina natin. Ano yan? Pagka MPA, pwede, hindi pwede. Pagka kayo magsasabi, pwede. Eh lalo pa kayo, wala kayong kredibilidad. Ha? Kriminal nga, nauupo sa gobyerno eh. Ito pa mga gagong ito, bibigyan mo ng baril. Kaya yan, ano yan eh, distraction lang yan eh. Gusto lang tayong i-distract kasi ang tao ay, ano, nagising. Alam nyo, yung pagkamatay ni Pinoy, eh muli namang pagkabuhay, mga kaibigan, ng pag-asa para sa ating mga mamamayan. Di ba? O, katulad niyan, di ba? Ang laging biktima nila, itong si Vice President Lenny Robredo. Eh kahit nung ako'y nandun sa impila ng mga nagpipumilit maging makaduterte kasi napupuesto sa gobyerno, mga kaibigan, abay, alam nyo ah, ito, kung sino man ang uupong presidente tsaka mga bagong leader dito sa bansa natin, lalo na mga mambabatas, ang dapat nyong asikasuhin, ito batas, ipasan nyo, na yung mga may-ari ng himpilan, may-ari ng dyaryo, ha, yung basta media, kasi bawal dyan yung pumasok ang mga kwan eh, ang mga dayuhan, di ba? Pero pinapasok nila. Basta communication nga eh, hindi lang media eh. Basta may relasyon sa communication, bawal yan. Ngayon, ang dapat niyong isabatas, ito matagal ko nang minumungkahi ito. Ang sino mang pumapasok sa negosyo ng media, hindi dapat nagkakaroon ng ibang negosyo. Katulad ni, ano ho no, ni Don Chino Roses. Bukod tanging si Don Chino Roses lang, kaya siya ginalang eh, di ba? Kaya, ano, kaya nirerespeto, wala kang masasabi doon sa matanda nung namatay na. Yun ang nagpatakbo kay Mrs. Aquino. Si Don Chino. Ngayon, bakit? Si Don Chino, hindi na kinabang. Hindi siya humihingi ng pabor. Hindi katulad nitong mga ibang himpilan ngayon, pahayagan. Dapat hindi kayo nag-i-engage, lalo na sa negosyo na pwedeng ma-impluensyahan ng mga politiko. Yan.
Pwede mong pag-aralan yan, yung pagsasabatas ng limitasyon sa mga nag-i-engage sa publication, anuman negosyo, na huwag kang papasok sa negosyo. Yun ang dapat isabatas nila. Hindi kayo pwede pumasok sa negosyo na kukuha ng kontrata sa gobyerno. Hindi pwede yan. Sa negosyo ninyo, may building ka. Hindi dapat nag-uopisina ang anumang government agency. Di ba? Meron akong alam na ganyan eh. Mga kaibigan eh. Doon nag-uopisina, pupunuin ng impluensya yung kanilang negosyo, kukuha ng mga pare, ha? Oh, para may impluensya sila. Tapos kukuha ng kontrata sa gobyerno. Ha? O dito kayo mag-opisina. Alam akong ganyan. Dapat yung mga ganon, hindi pinahihintulutan yan. Kita ninyo nangyari sa media. O, kaya yung iba, bahagang buntot eh. Bakit? E papano? Nakikinabang sila eh. Di ba? O, nakikinabang eh. Mga kaibigan. Lalo na, ipupuesto ka pa sa gobyerno. Oh, 'di ba? Para ka rin yung wala kang pinagkaiba doon kay Michael Young na binulgar, 'di ba? Yung drug lord na sinasabing drug lord daw 'yon eh kwan, adviser pa ng presidente. Presidential adviser. Ganun din 'yun, mga kaibigan. Ang hirap sa inyo eh. Oh, hindi ma katulad yung ABS-CBN, dapat ganun ang linya ng ABS-CBN. Wala sila dapat kontrata, di ba? Na nangangailangan ng pagsang-ayon o impluensya ng gobyerno para hindi mababoy ang media. Bakit nabababoy? Bakit sinusupil? Paano? Hindi makakapiyak, di ba? Kasi nakinabang eh. Oh, kita na ninyo. Ngayon, bakit ho binabalikan na sila ng kanilang mga ginawa ngayon, di ba? Kasi ano ho eh, mga kaibigan eh, masyado nilang inaapi si ano, di ba, si Vice President Robredo, ginagawa nila ng usap. Pero to, tandaan nyo ha, alam nyo, nasa Biblia yan eh. Magtataka kayo, bakit daw si Cory naging presidente? Kasi si Cory, ganun din ang ginawa nila eh, nilait eh. Hindi binabanatan sa issue eh. Binanatan yung personal eh, na pag-atake kay Mrs. Aquino. Kaya ano nangyari? Lalong sumimpat siya ang tao. Oh, mga kaibigan, kaya ngayon, hindi mo masisisi kung humakot ng simpatya ngayon si Vice President Lenny Robredo dahil, mga kaibigan, nakikialam na ang tadhana. Alam nyo, nasa Biblia yan. Mga kaibigan, sa Biblia ho, sabi, wag ninyong aapihin ha ang mga babaeng balo. Yung balo ano yun eh? 'Di ba? Yung byuda, 'di ba? Wag ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. O 'di ba ginagawa nila 'yan pati sa mga anak ni Cory, di ba? Inapi nila eh. Oh, mga kaibigan eh. Huwag ninyong aapihin. Huwag ninyong pipighatiin sa ibang sali ng Biblia. Merong sinasabi, huwag ninyong pipighatiin. Ha? Kapag inapi nyo sila, sabi ng Diyos yan ha, sa Biblia, at dumaing sa akin, diringging ko sila. Eh pagkayan, nagsumbong sa Diyos yan, nanalangin yan, mga kaibigan, dahil sa pang-aapi sa Kanya. Ha? Didinggin ng Diyos yan. Mga kaibigan, utos niya yan eh. Huwag niyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Inaapi, mga kaibigan, nilalapastangan. Yan ang napala ninyo. Babalikan kayo. Ha?
Kaya yung mga lumapastangan kay Vice President Lenny Robredo, eh, kayo na gumawa niyan eh. Ito, itong bagong liwanag ah, sa pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino, itong bagong pag-asang ito, sino gumawa nito? Si Noynoy ba? Hindi. Nagpakamatay ba siya? Hindi naman eh. Di ba? Oh, eh patay na nga, binababoy niyo pa eh. Ano sinasabi niyo eh. Ah, lahat gusto ninyong pakialaman eh. Gusto ng tao, mag-isa siya sa buhay niya. Ano magagawa niyo? Di ba? Oh, ano magagawa niyo? Bakit niyo bibigyan ng ibang senaryo? Ha? Na pinabayaan, walang kasama. Sipin mo mga imagination ito, ang dudumi ng pag-iisip, di ba? Babalik sa inyo yan. Oh. Eh, pero nung panahon ni Pinoy, eh, ano slogan? Kayo ang boss ko. Oh, kahit na ganun, mga kaibigan, na-enjoy ng mga Pilipino ang pribileyo na magkapantay-pantay, magkapare-pareho, ha, sa administrasyon ni Noynoy. Hindi katulad ngayon, ha, pag alam nilang hindi ka nila kapanalig, ha, mga kaibigan, pag iinitang ka, di ba? Alam nyo, nasa Biblia rin yan. Oh, nasa Biblia rin yan kasi kawalang katarungan yan. Ano sinasabi dyan? Ha? Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan. O yan, nasa, ano yan? Sa Biblia yan, ha? Sa Deuteronomio. Oh, ano sabi? Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan. At huwag kayong magtatangi ng tao. Sipin ninyo. Ah, ang sabi, ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino. Kaya kahit anong talino ng tao, pag yan, nasuhulan yan, mabubulag yan. Hindi yung mata niya ang bulag. Mabubulag ang puso niyan. Mga kaibigan, may mata nga siya pero hindi na nakakakita ng katarungan yun. Mga kaibigan, o ano pa, yung mga pumipilipit sa kwan, sa katarungan, baka akala ninyo walang karma yan. O mga kaibigan, yung mga nagtatangi ng tao, katulad ngayon, very obvious yan. Mga kaibigan, at alam natin lahat yan, di ba? O, bakit? Kasi tumatanggap sila ng suhol. Hindi lang yan bumubulag sa matatalino. Ano pa? Nagpapahamak pa ha, sa mga taong matuwid. Kaya nakita ninyo yung nangyari dun sa dalawang immigration official. Ano nangyari sa kanilang hayop sila? Mga kaibigan, ayan. Ha? Convicted. Paano ngayon ang pamilya niyan? Sipin mo, mapapabayaan mo na ang pamilya mo, ha? At yung pamilya mo, wala pang mukhang maiharap sa tao sapagkat baka sila laitin. Hindi ba? Hindi ba yung ginawa mo? O, anong nangyari sa kanila? Oh, mga kaibigan, matalino yan, ha? Nag-aral yan. Pero, nasan yung nag-utos? Bakit hindi kasama si Aguirre? Wala bang kinalaman si Aguirre dyan? Kayo, tatanungin ko, sa palagay ba ninyo, yung dalawang yan, si Robles, tsaka yung Argosino, Ekwan, hindi na utusan yun. 50 milyon itong pinag-uusapan dito eh. Kikilos ba yan ang walang nag-utos sa kanila? Walang clearance galing sa itaas? Eh, bakit yan lang? Dapat pati yung commissioner dyan sumabit eh. Di ba? Eh sinangkot yan eh. Isipin ninyo.
Tapos yung isa pa, yung loko-loko, ayun, sabit din siya. Saksakan ng yabang yun, si Colonel Wally Sumbero. Oh, na dati nangungulekta rin yun sa kuwan, sa wetting, tsaka sa kuwan, sa smuggling. Nagtrabaho yan doon sa kuwan, nagginawang kolektor yan. Sa smuggling, dyan sa custom, ng hindi kolektor na posisyon, ha? Pailalim, taga-kolekta ng tongpats, ha? Sa mga smuggler. Linggo-linggo, nung isang general, ha? Na nakapagpatayo ng malaking resort sa Batangas, mga kaibigan. O, isipin ninyo, asan ngayon, di ba? Ipapahamak eh. Matino ka dati, katulad yung Robles, ang sabi nun eh, pinilit lang yun na pumasok sa immigration eh. Kasi dati ng piskal pala yun eh. Sa Pasig. Oh, hindi niya natanggihan kasi mga sambeda sila, mga kapraternity pa ni Digong nyo to eh. Tsaka ni Aguirre. Oh, pinilit lang daw ni Aguirre yan ha, pumasok doon. Oh, eh nung sumabit, nasa na sila? Mga kaibigan. Di ba? Oh, hindi mo matatanggihan yun eh. Alam nga namang iabsuelto ng sandigang bayan yun. Sipi mo, binalak pa niyan, di ba? Kasi ang batas eh, 50 million pataas, papatakyan sa kasong plunder, pandarambong. Ang ginawa nitong dalawang lukulukong ito, tina mo, nasira ang ano eh, matatalino, kasi abogado eh, di matalino ka, di ba? Pero bang, eh ginagamit sa katarantaduhan, kaya yung marami dyan, nagiging bobo. Tingnan mo si Digong nyo, naghamon ng debate. Diba? Sabi niya, yun daw treaty, presidente lang. Hindi ang magdidesisyon. Ano? Hindi, kasama ang kwan eh. Senado eh, sa batas eh. Abogado yan ah, mga kaibigan. Oh, tapos, yan si Roque. Nakikita ninyo ang nangyayari sa kanila? Ah? Si Roque, dati siya pa nangunguna para igiit ng Pilipinas ang pagmimiembro, ang pagsapi sa Rome Statute. Di ba? Oh, doon sa ICC. Ano nangyari? Nung nagmiembro na sa panahon ni Pinoy, ba pumalakpak? Pinuri ng pinuri si Pinoy. Ha, ginamit niyang issue yung para ika nga po ay pagbabaka sakaling ma-appoint siya, di ba? Doon nagsisip-sip dati, gustong magsip-sip. O, buti na lang, hindi nagkamaling ma-appoint siya sa panahon ni Presidente Noynoy, di ba? O, eh ngayon, ano ang sinasabi? Iba, di ba? Kabaliktaran lahat ang sinasabi. Ano, abogado yan, di ba? Oh. Kasi, nabulag eh. Ha? Oh, ipinapahamak eh. Ultimo nga pare, o kaya mga alagad ng mga relihiyon. Napapahamak eh. Ha? Kapag ka, diba, yan ang mga matutuwid na ituturing mo, diba? Yung mga nangangaral ng relihiyon. Oh, mga kaibigan. Pero ang dami kong alam dyan, napahamak eh. Mga kaibigan, bakit? Matuwid dyan ha, na mga tao na ating kinikilala silang matuwid. Kasi sila'y nangangaral, ha? Mga kaibigan, pero ano nangyari? Ano sinapit nung iba? Napahamak! Bakit? Eh, tumanggap ng suhol eh, mga kaibigan. Kaya yung mga nasa reliyon, huwag kayong tatanggap ng suhol. Walang preno kung bumatikos! Malalim at makatwirang komentaryo!
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sipin mo, tagal nila oh, pag-upo pa lang sa administrasyon. Wala nang inatupag yan. Kundi magtayo ng pader, ha? Na magpuproteksyon sa kanilang kapangyarihan. Ganyan din sa panahon ni Villarno, wala na eh. Ha? Alayin mo, namatay nun si dating Pangulong Cory Aquino. E di, tapos lahat ang plano, di ba? Nilamukos yung plano eh. Bakit? Tao ka lang eh. Akala mo, lahat kaya mo nang gawin, di ba? E eto nga, pati nga Diyos minure, di ba? O asan kayo ngayon? Di natataranta kayo. Lahat ng klaseng pananakot, armasan ng si... Anong kaugnayan ng pag-aarmasa si... Ay, kayo na lang magsabi, ha? Ngayon ba may krimen? Ha? O, paamin mo sa kanila, may krimen ngayon. Malala ang krimen ngayon. Ito naman si Ilyasar, payag. Ha? Bakit? E di mag-resign ka na lang. Kasi, para mong sinabi na wala ka ng kakayahan. Wala na kayong kakayahan, kaya kailangan na ninyo ng backup. Ito naman mga gago, siyempre, tanga yan eh. Ang iniisip lang niyang kapangyarihan eh. Ha? Hindi niya iniisip ang dulo nung magkahantungan niya eh. Ah, armas, ba maganda yan ah. Eh lalo pa naman, krimen. Di lalong nagkaroon ng krimen pag ginawa mo yan. Di ba? Yun ngang mga nagsisipagdala ng baril na mga lumalaban sa pamahalaan eh. Hindi nyo maparusahan eh. Di ba? Pinagbabawalan yung humawak ng armas eh. Tapos ikaw mag-aarmas ka. Di ba inconsistent yun? At saka hindi, ganun kalala ang krimen ngayon. Sabi ko nga, ang krimen ngayon, ang gumagawa na lang mga uniform, naka-uniforme. Yung dapat na mga laga sa krimen. Sila na lang ang gumagawa, di ba? Maya't maya, yung karumal-dumal na mga krimen, pulis ang gumagawa. Oh. Pero yung pangkaraniwang kriminal, bihira na eh. Oh, edi lalo ngayon, ang daming nagugutom, tapos bibigyan mo ng armas. Ha? Edi gagamitin niya na yun. Di ba? Sintido ko muna eh. Hindi naman nangangailangan ito pag-aralang mabuti, mga kaibigan. Oh, bakit nila nilabas yan? Kasi yun nga, biglang sa pagkamatay ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay nabuhay naman ang pag-asa ng mga mamamayan. Kaya kailangan nilang, gusto nilang ano eh, gusto nilang patayin yan eh. Di ba? Yung sunog. Di ba? Yung hindi nila akalain. Mga kaibigan, kaya huwag kayong madi-despair. Hayaan nating tadhana ang gumawa ng paraan. Sapagkat ang tadhana ay laging merong sariling paraan ng pag-iiganti. Bayaan nating tadhana ang gumawa ng pag-iiganti sa mga inapi, di ba? Sa mga pinahirapan. Oh, hindi mahirap nilang sagupain 'yan. Puro pagkakamali na 'yan, tandaan niyo. Hindi nagagawa ng tama 'yan. Ang sa atin lang dito, dinidiscuss natin ang issue para alam nyo kung saan kayo maninindigan. Pero tandaan ninyo, tinan ninyo, yung ginawa nilang mga paglapastangan kay Vice President Robredo, babalik sa kanila yan. Kasi yun ang salita ng Diyos yun eh. Sana kung salita ni Digong nyo yun. Hindi, Diyos tong nagsasalita. Sabi, huwag ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Eh, sa ibang, meron pa mga karugtong na talata yan eh.
talagang ipag-ihiganti ng Diyos yan eh. Yung mga byuda, tsaka mga ulila, tapos aapihin mo. Meron pang mga kasunod dyan oh, na sinasabing ipaparusa sa kanila. Yung pamilya mo, gagawin nilang byuda. Yung asawa mo, gagawin byuda. Kung lalaki ka, lumapastangan ka sa byuda. Ha? Ang gagawin sa'yo, yung ng Diyos eh, asawa mo, gagawin byuda. Oh, gagawing ulila yung pamilya mo. Mga kaibigan. Eh, kaya ngayon, huwag kayong magtaka kung maraming bulag. Katulad ni Roque. Ha? Kasi, eh, yun na, nakasulat sa Biblia. Hindi naman ako umimbento niyan eh. Bueno, mga kaibigan, medyo kakapusin tayo ng oras. Merong may birthday ngayon eh. Babatiin natin si birthday ho ngayon ni Romy Tan Senior. Happy birthday kay Ginoong Romy Tan Senior. At binabati rin natin sa kanilang wedding anniversary, 22nd wedding anniversary, si Ferdinand Ducusin at Marilu Ducusin. Si Ferdinand nasa Saudi Arabia yan. Ha? Happy 22nd wedding anniversary. At para ho sa may birthday ngayon, mga kaibigan, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Nanonood sa atin sina Maria Dolores Santos, Joel De La Cruz, Senyor Tuts Almasan, kasama na nanonood at nakikinig din sa atin si Doc Nonoy Zuniga, idol natin, si pareho yan eh, si Senyor Tuts at saka si Doc Nonoy Zuniga, sila yung mga original members, oh, front act ng the longest running show band na Family Birth Control. Naikwento ko, niya, ko na yan sa inyo matagal na, di ba? Nung ako'y hindi pa nagsisimulang kumanta pero humahanga na noon sa mga folk singers. Early 70s. Napanood ko yan si Doc Nonoy dyan sa may brick chimney o sa tapat ng UST. Hindi nga ako makapasok dahil bata ako eh. Ha? Sinisilip kong gano'n, no? Nakalagay ang pangalan. Ang pangalan pa niya nun, Seno. Ha? Eh, ang galing ka ako nung kumakanta. By after 2 years, eh, binata na ako, yung ganap ng teenager, mga kaibigan, aba eh, napunta kami dyan sa sikat na disco sa Makati. Ano na eh, show band na ang uso eh. Oh, early 70s yan. Sa Makati, ang pangalan ng disco dyan, yung Delirium. Makati Avenue yan, kung di ako nagkakamali. Ha? Abay, banda, live oh. Show band, Family Birth Control. Doon nakita ko ulit, baka ako ito yung magaling kumanta rin sa ako, ano? Sa tapat ng UST. Ha? Si Nonoy Zuniga, ano na? Vocalista na nung kwan, nung Family Birth Control, marami silang vocalist eh. Show band eh. Nag-umpisa na show band noon. So, ano, doon ko napanood. Ah? Sabi ko, ang galing kasi nito eh. O, yan. Binabati natin sila. Si Ray Rivera, nanonood from Valenzuela City. Si Ronnie V. Wilson Barairo Caringal. Si Lloyd Haruda ng Hong Kong, Rosana Carmona, Gloria Latore ng Guam, si Nanding Cruz, Sac Magat, Joven Banyes Valerio, Reddy San Miguel, Chofilo Santiago,
from Kingdom of Saudi Arabia, Rogelio Alfonso, Tess Coracho, Francis Mangahas ng Australia, si Esperanza Cruz, si May J, Rudy Santos ng Bandang Horoscope, ang ating po mga katropa, sina Ka-Ani Flormata Saludes, Ka-Enyang Mina, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Yula Sotelo na isa rin pong folk musician, Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, si Ella Samson Albiar, si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya sa Guam, family of musician, at si Kwan, si June Gases na dating vocalist ng Abra Kadabra, si Al Hernandez ng Balejo, California, Norberto de la Merced ng Canada sa Toronto, Leonora Ataruk, Armando Eluna, Emilito Policarpio, Cincha Pineda ng Tondo, Manila, Jerry Retirba, Linda Agualam, Ernie Dries, Delia Relato ng Singapore, si Hilig Game Paul, yan. Guro, mahilig siya sa sabong. Si Fernando Nicolas, Romualdo Pascual ng Las Vegas at ang kanyang may bahay na si Luz Morales Pascual, si Wenny at Boji Hoya ng California. Pinabati rin po natin, no? Si Nilo Ganarial, Don Filimon Enjape, si Mr. Pajardo ang Bilao ng New York, si Robert Aquino ng Hong Kong, Los Unidos Joventeyo sa Canada, Melanie Santos ng Cebu, Liloan, Cebu, si Enrique Lopez, Reynaldo Oquillasa, Benedy Tunggol, Ronald Mangubat Hinoba, Jomar Britanico, Gloria Chavaria Sabalya, si Milanes Pasco Estrella Ed, yan, Salvador Tria, Diana Sayas Quirante, D. Michelle, Loida Lucañas, at wala na po tayong oras. Sa bayan ko ay isa ang nahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Babalik po tayo bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At hanggang alas 11:30 po naman sa ating pong live stream, Lunes hanggang Biyernes. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Money! May utang! Pakyaw! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo.
ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.